Kumusta mga Claudie? Anytime ay magpapalabas na ng official statement or decision ang pamunuan ng WBO kung Adro Alas as a WBO champion. Sa part na yan ay medyo malungkot mang isip. Hindi tayo sigurado na yan ay i-retain pa nila or ibibigay pa rin nila kay Adro Alas yung pabor sa bagay na yan. Ganun pa man, mas disappointed tayo dito sa Pilipinas yung pamunuan ng GAB, specifically yung chairman, no, ay parang bias na or parang against dito sa ating kampiyon. Okay? Anyway, disclaimer lang, ito ay opinion ko lang naman. Alala nyo, kahapon ay in-interview itong si Jonah Sultan ng dalawang journalist. Hindi na natin na papangalanan pa. Okay? Na kung saan, kasama siya, no? Together with the matchmaker at siya at si Sultan. Ano nga, ng isa sa mga journalist, itong si GAB chairman about sa investigation na i-conduct nila or about dun sa Solomon or patawag kay Adro Alas. Ito ay sumagot saan, sabi niya, unprofessional daw si Adro Alas kasi nga daw, dalawang beses daw ito hindi sumipot. At ang mga Filipino daw ay sumusunod sa rules and regulations, no, ng ibang bansa. So ano ang ibig sabihin yan? Hindi pa nag-uumpisa yung investigation at yung summon, hindi pa napapatawag si Adro Alas para kunin yung panig niya. Meron na siyang naka-mindset na parang verdict, parang hinatulan na niya ang ating kampiyon. So yan po ay maling-mali. Kapag po ang isang organization, supposedly, no, ay magko-conduct ng investigation, dapat open muna siya eh. Wala muna siyang pinapanigal. Dapat unbiased muna. Kaso dun sa statement pa lang, alam na natin. Ano man ang magiging paliwanag ni Adro Alas, parang sarado na sila at meron na silang sariling verdict. Parang hinatulan na nila ang ating kampiyon na unprofessional. Kasi supposedly, ang GAB, pro-boxers yan eh, di ba? Pro-Filipino boxers. Ang objective nila, no, protektahan ang karapatan ng bawat Filipino fighter or Filipino boxers. Ewan ko ba, parang tropa ata sila ni matchmaker, no? Parang meron silang kasunduan, kumbaga. Okay? Yan ay opinion ko lang naman. So nakakalungkot, parang napagtulungan talaga ang ating kampiyon. Lungkot lang, diba? Talagang dinadown siya. Okay, so nakakalungkot, nakakadismaya. Naging politics, no? Talagang gumagapang talaga yung mga galamay na alam na natin. Very disappointing. Alam naman natin, yan ang may hawak ng lisensya ng mga boxers natin. Yung kanyang license. Huwag naman sana, hindi naman siguro. Ang kailangan ni Adro Alas sa isang magaling na abogado. Okay, isang magaling na abogado. Or mga abogado. Yun ang nakikita kong magiging solusyon niya, no? At siya ay haharap sa matinding laban. Okay, hindi lang sa boxing, no, pati sa labas ng box, maging dito sa Pilipinas.